Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. So, ini-invite po namin ang lahat ngayon. It's already 6:51 p.m. at the evening. Dubai time po tayo, Thursday, May 7. Yan. So, iniimbitahan po namin lahat na mag-share and mag-like. Okay? So, we have a shout-out, prayer request coming from Ate Tonet Lim, Kim Villanueva, Mart Medina, Marites Upson, Julia Joyce Diotoy, Josephine Mercado Idio, Mika Medina, Bridget May Golo, Meiji Langita, Ate Bel. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat again. Kami po'y bumabate ng live. Gabi po pala, magandang gabi po. So, ngayong gabi, it will be a lot of excitement. Maraming ibibigay ang Lord sa atin ngayong gabi. Ayan. Kindly just like the page and paki-share and like po ang ating J1 Board Dubai page. Dahil hindi lamang po kayo ang maaaring ma-reach, pero yung ibang tao din. Ayan. So, okay. Si Kuya Rex Castillo, magandang gabi po sa inyo. Ayan. Amen. Sige po. Ayan. Alright. I know when I believe you are excited ngayong gabi. Ayan. Dahil nakatunin ka ngayon, we're not in mix. Your choice, your music. But nandito po tayo sa J1 Board Dubai. And we are already excited in here. Ayan. Sige lamang po. Just comment below kung meron po kayong mga gustong ipabate. Yan, si Ate Maricar. Magandang gabi sa iyo. Yan. Okay. Ervas. Julita or Julita. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Yan. Pastora Maricel Gico. Dinglasan. Good evening. From J1 Abu Dhabi, kami po'y bumabate ng magandang gabi po sa inyo. Yan. Ate Camille Buwan, magandang gabi. Yan. Just keep coming po. Lahat na mga gusto nyong i-invite, lahat na mga gusto nyong i-share, sharean. Ngayon, if you have someone na naguguluhan, someone na tila gulong-gulo, maraming gumugulo sa kanya, ayan. So, i-share mo to sa mga taong alam mo at pupwede, ayan, akmang-akma sa ating topic ngayong gabi. So, our topic for today is about noise or when there is too much noise. Ayan. So, makikita niyo po ang ating background this evening. So, we have several people going in and out. Ito po ay shot from Tokyo. Sa Japan po ito. Ayan. Antoinette Sias at San Pedro. Magandang gabi po. Ron Katungal. Good evening. Yan, sige po. Invite, kindly share. Share it to your friends. Share it to your family. Yan. Si Ira Kalalang. Ate Christine Halos. Coming from J1 Santa Cruz. Magandang gabi po. Yan. Si Jewel Magdael, my student coming from Laguna State Polytechnic University from the Philippines. Magandang gabi. Yan. Okay.
So, I guess tayo po ay magsisimula na. Sino po dito ang excited? Amen. I know and I believe you are excited, and if you are excited, inaayahan ko po kayong tumayo. Yan, kasama ko. Tayo po ay tumayo. Yan. And mag-stretch out naman ng kaunti-kaunti. Yan. Kanan, kaliwa, itaas-taas mo. Shake-shake niyo yung mga kamay niyo. Yan. Igalaw-galaw mo yung ulo mo. And tumalon-talon ka. Yan. Banat-banat. Galaw-galaw. Okay? Yan. Okay. So, bago po tayo magsimula, let's welcome si Ate Kai for our opening prayer. Ayan. Father God, we praise you. We do glorify your name. You are a refuge, Lord God. You are our strong tower, Panginoon. Ikaw ang aming tanggulan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipinagalaw mo po sa bawat isa sa amin, Lord God, na patuloy at patuloy, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, we are humbly bowing down, Lord God. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Pakalinisan mo, Lord God, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Make us ready, Panginoon, na magrema sa amin, Panginoon, ang mga salita na ibabahagi ng aming kapatid ngayon sa gabing ito, Lord God. We pray, Panginoon, that you will manifest in our lives, that you will continue, Panginoon, to lead us, Panginoon, patungo sa iyo, Lord God. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataong ito, sa gabing ito, Panginoon, na kami ay muling nagkatipon-tipon, Lord God. Nasaan man kami, Panginoon, saan mang panig ng mundo, saan sulok ng mundo, Panginoon, hindi maikse ang iyong mga kamay, Panginoon, upang kami ay yakapin, upang kami ay tipunin, Panginoon. Hindi hadlang, Panginoon, ang anumang sakit ang COVID-19 na ito, Panginoon, upang patuloy kami na magpatuloy na mag-glorify sa iyo, Panginoon. Lord, we praise you. We thank you, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na sa taong gagamitin mo, Panginoon, sa gabing ito upang magbahagi ng iyong salita. Lord, itago mo po siya sa iyong likuran. Let your light shine upon her, Lord God, na yung manggagaling lamang sa iyo, Panginoon, yung magrema sa amin, Panginoon. Give them the wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. Give them the wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. And the rest of this fellowship, Panginoon, inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. Truly, Panginoon, that we are very thankful, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na pinagkakalaw mo po sa amin, sa iyong pagyakap, sa iyong comfort, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa iyo lamang po, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon, in Jesus' mighty name we pray. Yan. Okay. So, bumabalik tayo. Ayan. Okay. So we have Glenda Anonuevo, ayan po, Olivia Roy, ayan, Pastora Princess Robles of J1 Abu Dhabi, Sister Arlene Lateo, ang aking ninang, JR Sager, ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. And Erva Skev Santos. Okay. So, wini-welcome po namin kayo ng JA1. God bless you. Welcome sa lahat po na naka-tune in ngayong gabi. Ayan. Okay. So, are you ready? Ready na po ba tayo magsimula kay Lord ngayong gabi? I'm really excited dahil may gagawin ngayon ng Lord. Amen po ba? Okay. Amen. So, lahat po inaayahan kong tumayo. And we will sing this song. Kantahin mo ito, kapatid, if you are really excited ngayong gabi. Come on, sige. Kantahin mo si Lord. Palakpak mo si Lord, come on. Mahal na mahal. Mahal. Panginoon, oh,
Palakpakan mo si Lord. Come on. Once again, mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Once again, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapali, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Once again, habang buhay, come on! Habang buhay, papu. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapali, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige, awitan mo si Lord, come on. Palakpakan mo si Lord. Yung King of Kings, yung Lord of Lords. Sige, palakpakan mo siya, kapatid. Come on. Sige, if you are a new listener, if you are a new visitor ng aming page, palakpakan mo si Lord ngayon pa lang. Clap your hands. Sige, palakpakan mo siya ngayon. Ha?
Sige po, tayo po yung makakaupo na. Ayan. Kalapitin mo yung iyong mga katabi. If you are with your loved ones, if you're with your flatmates, if you're with someone ngayong gabi na nakikinig, nanonood, ngitian mo naman siya ng magandang ngiti. Ayan. Yung matamis mo ng ngiti sa kanya. Amen. Yon. Okay. So, sabi dito, shout out daw po kay Melde Chavez family, yan, kay Kaiza Martinez, Joanna Marie Tolentino, Victoria Carlos, and Laarni Grospe, yan ang aking mabuting at magandang ina, yan, Laarni Grospe, and even kay Shile. Ayan, so magandang gabi po. Kami po ay bumabate ng J1 Board Dubai. God bless you. Welcome po sa inyong lahat. Ayan, sige po. Hanapin mo na ang iyong comfortable seat. Sit back and relax dahil meron pong ibibigay ang Lord. Bago po tayo manalangin, this night ay actually dito po sa Dubai or sa UAE, kung tawagin po natin na place, ay weekend. So, sige, palakpakan natin si Lord. Weekend na! Yun! So, yung mga naka-tune in po sa amin ngayong gabi, we are really excited dahil pinaunlakan niyo po kami ngayong gabi at kasama po namin kayo na naka-online, naka-tune in po sa amin dahil by tomorrow, ay start na po ng ating long week or weekend, kung tawagin po dito. Ayan. So, shout out then again for Ate Nora Soriano. Ayan. Magandang gabi po para po sa inyo. Ayan. Okay. So, this evening, ayan. Ngayong gabi, tayo po ay bibigyan lamang po namin kayo ng kaunti. We will have just a short sharing time. And eto pong gabing to ay magbigay po kayo, yan ha, mag-comment po kayo ngayong gabi. If you are online, nakikita ko po sa inyo ay we have a total of, how many? 57? 42! Okay, sige. Bago tayo mag-start na ating short exhortation, okay, for those 44 na naka-online, ayan. So, alam ko naman yung lahat ay mga kasama. Yung iba ay watching from the Philippines, yung iba ay watching from UAE, yung iba ay watching from Dubai, Abu Dhabi, or whatever, wherever you are right now. Comment at the box below, ayan ha, comment at the box below your favorite color. Ayan. So, magsisimula lang tayo, magtatawag lang tayo ng kaunting interaction ngayong gabi. Okay. Comment at the box below yung paborito nyong kulay. Ayan. Kindly comment at the box below yung favorite nyong color sa baba at meron po tayong gagawin. Ayan. As an activity na lahat po ng nanonood. Okay. So, you are live tuning in again. I'm welcoming each one of you sa lahat po ng mga bagong naka-tune in, bago naming kasama ngayong gabi. So, ngayon po, kindly ulitin po namin, comment down at the box below the favorite color that you have. So, pwede it can be color white, color yellow. Okay, si Ate Liza Ambalan, may nag-comment na. Liza Ambalan Romina, color yellow. Ayan, okay. Ate Liza, bakit kulay dilaw ang iyong napili? Maraming kulay. Sige, sino pa po? Ayan, may mga nakikita ako, mga nagko-comment na iba't ibang klase ng kulay na paborito nila. And then, I will give you something about the meaning of the color and comment down below. Sige po. Babasahin po natin siya ngayong gabi. Hindi ko lamang po siya makita dito sa aking dashboard, main dashboard. So, okay, may mga nagbigay si Ate Faith Antonio. She gave color green. Oh, color green talaga. Ano sa Tagalog ang color green po?
Berde. Berde po. Luntian or berde? Naguluhan na din po ang studio sa kung anong kulay. Luntian. Okay, luntian ang color green. Okay, luntian ang color green. Okay, sabi ni Giselle Rosel, ruby red. Taray, ruby red. Talaga may ruby talaga yung color niya. Okay, sa Rog Katwal, orange. Yan. Julia Joyce Deatoy, purple. Yan ha. Sige, magka-countdown po tayo ng mga kulay na yan mamaya-maya. Okay, yan. Okay, we have people coming in. Pargilie, blue. Wow, color blue. Amalia Rea, purple. Ate Maricar, blue. Ninang Arlene, green. Yan. Si Shax Del Mundo, black. Black talaga ang gusto niyang kulay. Joanna Marie Tolentino, navy blue. Okay, Eunice, gray. Dengdeng Abiad, red. Okay, welcome po kay Tita Vicky, Lucena, NK, Jazeline Oliver. Yan, magandang gabi po sa iyo. Okay, JR Sager, green. Yan. Shek Sky Blue, kulay ng langit. O, oh, di ba? Hi kay JCL, kaklasiko po siya nung college. Ayan. Nora Soriano, color gray. Vicky Lucena, color green. Ayan. Pa-shoutout daw po sa aking pastora, sa aking pretty na Mommy Dengdeng Abiad. Okay, Ate Dengdeng, Mommy Dengdeng Abiad, magandang gabi po sa iyo. Yan, si Pastora July, hindi ko po alam kung anong gusto niyong kulay. Kindly comment at the box. Yellow daw po. Okay. Meiji, si Kendrick, sabi dyan ay white. Okay. So, eto, magbibigay lamang po ako ng ano, ng konti. Sige, kindly comment at the box below kung ano yung mga favorite niyong color. And then, magbibigay po ako ng definition niya or yung ibig sabihin niya, yung meaning or spiritual meaning, yung color. Sige, kindly just comment at the box. Yan, Hanali, all shades of blue. Yan, all shades talaga ng blue, ha. Maraming kulay ng blue. Yan, si Marita Sopson, color yellow. Yan, sige, kindly comment at the box below po. Hindi pa po natatapos. Marami po kayo, I believe, dyan pa. Kindly comment at the box. Comment at the box pa po. Melvin Magnaye, okay. Ano pong kulay? Black. Okay. Hindi po nalabas dito sa aking... Green po ba ang color ng flower? Sabi ni Pastora July. No, Pastora July, it's yellow. Naka Jim Tiberio, sky blue. Okay. Ninong Pil, kay Ninong Pil daw po ay... blue. Okay, so we have a lot of total of 60 viewers coming in and go ngayong gabi. Welcome po sa inyong lahat. Okay, Leonard Brenna Monferro is watching. Hi Leonard, magandang gabi po sa inyo. Okay. Eileen Balte. Okay, so physical implication, ang color na gusto ninyo ngayong gabi. Yan. Yan po. Okay. Yan. Hindi po nalabas sa akin. Okay. Inay Yoli Cañete. Yan, nono din daw siya. Meljas color blue. Okay. So, ayan na po. Bibigay ko na po sa inyo yung mga implication or spiritual meaning ng colors. Sabi daw po dito, actually this is just a psychological definition or psychological meanings ng color. So, sabi po dito, sino po dito yung mga gusto ng color violet? Yan. Ito po ay mga... Ito po yung para sa inyo. May mga sumagot ng purple or violet or the shades of violet kanina. So sabi po dito, sabi dyan, violet
Violet is a sign of deep awareness and fulfillment in conversing with spirit. Taray, talagang malalim talaga siya. Malalim na malalim. Pero ito po, sabi dyan, purple, it means royalty, nobility, spirituality, luxury, or ambition. Ito daw po yung mga color violet daw po ay medyo moody. Yan. Ito po ay psychologically lang po ha. Ito po ay walang halong any kind of spiritual yung sa sinabi po natin kanina. Tukat lamang po. Ito po ay psychological validation regarding colors. So sabi po dito, royalty, nobility, spirituality. Yan. Second, yung mga sumagot ng color yellow. Sino po dito yung mga sumagot ng color yellow? So we have a total of, I think, dalawa, tatlong sumagot. Yan. So meron, ang sabi po dito, you are bright, energetic, you love the sun, you are creative. Yun, antaray. So it means you are happy at the same time. Sabi dito, yan. So you like the energy to be energetic. Ulitin ko lamang po, ito ay psychological definition or mga implication. Ayan. Ano pa po? Blue. Yan. Sabi dito, it means tranquility, love, loyalty, security, trust, and intelligent. Oh, or intelligence. Yan. Yung mga sumagot po ng color black. Sabi, it means protection, you are dramatic, classy, and more formal. Yan, yun po yung mga sumagot ng itim. Yung mga sumagot po ng gray, sabi po dito, security, reliability, intelligence, and you are a solid person. Yun, taray. Okay. And then ano pa po ba yung mga kulay na nakaligtaan natin? Meron pa po bang ibang kulay? Green, okay. So, green symbolizes money, growth, fertility, freshness, and healing. Yan. And then, last, white. Meron pa po ba akong nakaligtaan na kulay? Paki-comment lamang po kung meron. White and orange. Black. Nabanggit na natin kanina yung black. White. Means goodness, purity, fresh. Yan. Taray. Easy and clean. Okay, yan po yung mga taong mahilig sa mga puti. And then orange, sabi po dito, courage. It symbolizes courage, confidence, yan, friendliness, and success. Yun. Okay. So meron pa po ba tayong nakaligtaan na kulay kanina? Wala na daw po. Pink. May sumagot na color pink. Okay. Sabi dito, ang color pink ay symbolizes healthy, happiness, femininity, compassion, or compassionate, sweet, and playful. Wow, okay. So, ano po yung mga meaning or implication ng mga kulay na binanggit ko kanina? Okay, psychologically speaking daw po, pagka daw may mga nahihiligan kang kulay or dun sa kung anuman kulay yung nahihiligan mo, there is an implication or psychological implication sa personality natin. Ayan. So, yun lamang po. And then we will go now ngayon. Ayan, babati po tayo ulit sa mga bagong dating. Ayan, magandang gabi po. Ayan, Jake Rojas, magandang gabi po sa inyo. Yan, okay. So, we will proceed now sa ating short exhortation ngayong gabi. Are you ready ngayong gabi? Yan. Sige, galawin mo, itap mo naman yung katabi mo. Sabi mo, hoy, ateng, o kaya, kuya, o kaya yung family mo, tawagin mo na yung kapamilya. Yan, boyfriend, girlfriend, kung sino man ang iyong mga wife, husband, or if you are with your family right now, tawagin mo na and we will start. Ito po yung parang, ito yung pinaka-main natin bukod sa ating prayer time mamaya. So, ang ating pong topic ngayong gabi, it's about, okay,
Sabi dito, it's about, sino po dito yung mga nakakita kanina ng ating social media post? Yan. Ang sabi po ng social media post natin kanina, it's about, sabi dyan, nagtanong ang social media post, sabi sa atin ay, babasahin ko lamang po ulit. Why is it too loud? Yan. Why is it too loud? Naiingayan ka din ba? Yon. Sige, ulitin natin. Why is it too loud? Naiingayan ka din ba? Amen. Sige. Mahirap yung walang kausap at nagsasalita lamang mag-isa. Just kindly share at the bottom of the page, at the bottom of the video itself, may share button po tayo. Kung meron po kayong gustong sharean ngayong gabi, maaari nyo lamang pong i-share ang ating live stream this evening. Ayan. Okay. So sabi po dito, in Matthew 11, sabi po dito, why is it too loud? Naniniwala po ba kayo na ngayong panahon natin, or ngayong gabi, pagpalagay na natin ngayong gabi or ngayong week, ay sobrang ingay. Or there are too much noise sa ating paligid. Sa ating society, I believe in the Philippines, it's too loud. Sobrang ingay. Sobrang polluted. Sobrang magulo sa panahon natin ngayon. Amin po ba? And then, beside in our society, secondly speaking is sa relationship po natin. Sa society natin na kinabibilangan natin ngayon, we still have the COVID virus issues. We still have yung tinatawag nating, yung mandatory act na tinatawag natin na binitawan na po, yung sa license ng ABS-CBN. Yan. Kung mapapansin niyo po, ayan. Actually po, ako po ay isang broadcasting or communication student. Same as with ng other aking sa faculty din po na pinagturuan ko dati. Medyo maingay ang ating social media regarding sa mga sa ABS-CBN issue right now. Diba po? Amen. So, ngayon pong gabi ay ang topic natin ay why is it too loud? Bakit nga ba sobrang ingay ng paligid? Bakit nga ba sobrang ingay natin ngayon? Amen. Ngayong gabi po, I will share with you ang unang-una meaning ng noise. Ano ba yung ibig sabihin ng noise? Ayan. So sabi po dito, let me share with this with you, short lamang po ito. Sabi, ang noise daw po ay a sound, especially one that is loud or unpleasant or that causes disturbances. Ayan. Ulitin ko po. A sound, especially one that is loud or unpleasant or that causes disturbances. Ayan. Ngayong gabi, gusto ng Lord ipaintindi sa atin na merong implication or spiritual na implication yung pagiging maingay ng paligid natin. Amen. So, there are a lot of noise that is ongoing nowadays. Tunay nga po talaga, marami talagang noise. Amen po ba? Marami po tayong noise in the social media, nabanggit ko po kanina, in our society. Thirdly, sa ating mga kababayan, sa ating mga, marahil yung iba po sa atin ay OFW na nakastream ngayon. Katulad ko po, ako po ay isang OFW. Marahil yung iba po sa atin, and even mga pastor na kagaya ko din po, and even yung ibang mga profession or mga professional na nakatune in po sa atin ngayong gabi. So we believe na merong ginagawa ang Lord sa panahon ng kaingayan. Amen. Do you believe on that? Na even maingay ang paligid natin ay merong ginagawa ang Diyos sa paligid natin kaya maingay. Or even sa atin, may ginagawa ang Lord. Amen po ba? Okay. So sabi po dito, ito ay short lamang po. Bakit nga ba maingay? Ano nga ba yung implication or spiritual implication or implication ng Lord sa atin? Ito po, isi-share ko lamang po. Number one, God wants us to reflect, to pause in our lives. Yan. Ito pong number one na to ay malapit po siya sa puso ko
Kasi as an OFW, marahil yung iba po sa atin ay nakikinig at nanonood, estudyante, kagaya ng iba, or dumaan din po ako sa pagiging estudyante, maingay, naguguluhan. But, sabi po dito, pause, we have, God wants us to pause and reflect God's word in our lives, or God's word in our lives. Bakit nga ba? Etong panahon po natin ngayon, we are facing COVID-19 virus. Ayan. Sabi po ng iba, 3 years, 4 years, 2 years, di ba? Yung iba po sa atin, laid off. Yan. Yung iba po sa atin ay no work, no pay. Yung iba po sa atin nakakaranas ng mga kahirapan. Yung iba po sa atin ay marahil nagugutom or kailangan ng tulong. Yung iba po sa atin ay kailangan ng wisdom galing sa Panginoon. Ang sabi po dito, we have to pause and reflect God's word in our lives. Or even our lives. Una muna sa sarili natin, bago yung word ng Lord eh. Yung sarili po natin. Ano na ba yung katayuan or kamusta ka na ba? Yan. Paulit-ulit ko pong itatanong ito sa inyo ngayong gabi. Sabi ng Lord kasi, kamustahin ko po kayo. Lahat na nakikinig ngayon, how are you going? Ayan. Ulitin po natin, how are you going in your life right now? Marahil iba po sa atin, ay sabi ko nga, yan, nalalaglag siya. Hindi po ako magbebenta ng kahit ano, pero nalalaglag talaga siya. Ayan. So, marahil iba po sa atin, we are so busy with a lot of things. Marahil iba sa atin ay kumbaga, they are clinging to God's word every day, every now and then. Pero kapatid, ito yung tanong ng Lord. Kamusta na ba ang puso mo or yung katatayuan ng buhay mo ngayon? Ayan, gusto ng Lord tanungin ikaw ngayon. How are you going? Yan. Are you pausing or reflecting God in your life? Ayan. Medyo sabihin natin churchy, di ba? Marami sa atin nagtatanong, ay, napaka-churchy. Pero hindi eh. Kapatid, etong tanong na to. Pag nagtanong ka, actually po, sabi nga, nung napag-usapan namin, actually we are thinking of some content. May binigay po sa akin ng Lord. And then nung isang araw, nung nagsisharean po kami dito in the mission house ng content na yon, sabi, unang-unang tinanong ay hindi ganun kadaling mag-share ang iba. Tunay nga talaga, totoo po. As an, lalo na sa mga OFWs, an OFW, even ako, sa akin po, kami, as an OFW, mahirap mag-share. Lalo na pag hindi mo or wala kang na-build na relasyon dun sa taong pag-sharean mo. Pero ngayong gabi, God is telling you, anak, kamusta ka na ba? Ano na ba yung relasyon mo? Paano ka ba? Kamusta ba ang lagay mo ngayon? Ayan. Sige, kung may katabi ka, tanungin mo. Baka katabi mo na yan, kasama mo sa bahay, or may kasama ka ngayon, pero hindi mo pa rin nakakamusta hanggang ngayon. Tanungin mo naman, kamusta ka na ba? Or kamusta, ano na bang lagay ng puso mo ngayon? Is it still healthy? Or is it longing to something na may gawin ang Lord sa buhay natin? Ayan. Do you still keep your peace with you? Oh, sobrang lalim na, ano? Am I still keep my peace within myself even if sobrang ingay na sa paligid ko? Or, ano na ba talaga? Magulo din ba yung sarili ko? At the same time, magulo yung paligid ko? O magulo yung paligid ko pero okay naman yung sarili ko? Ayan. Natanong mo na ba sa sarili mo yan, kapatid, ngayon? If you're listening and if you're watching, we will kindly i-reflect mo yung sarili mo ngayon. Magbibigay tayo ng mga question mamaya, siguro after. Ayan ha. After po ng ating live stream broadcast, ay you are free to message or send a message sa ating Facebook page. Ayan. Pero meron po tayong inihanda na checklist to monitor or to, kumbaga, parang self-reflect kung kamusta ka na ba. Yon. Or handa na po, gusto nyo po ba yon? Amen. Kung gusto nyo po yon, just type amen po sa ating comment box below. Ayan, I know and I believe yung iba sa atin ay we are
we are clinging to something na para ma-feed tayo. And at the same time po, ang J1 Board Dubai ay handa pong tumulong sa kahit na anumang po yung mga gusto nyo pong yung mga pangailangan natin, na maybe it can be na means of yung iba po sa atin ay they're looking na parang to mentor out, or they're looking for a leadership lesson. Maybe some of us are looking for a professional life experience na lesson. Ayan, maari po kayong mag message po sa ating page. Bukas po ang ating page ngayon. And ito po ay hindi lamang sa church. Ito po yung mga kahit even sa mga nanonood, nakikinig ngayon. You can message the JA1 Board Dubai page. And you can share. Pwede kang mag-share ng anumang kahit na anumang life experience mo. Pwede mong, kung gusto mong, kung ayaw mo mabanggit yung pangalan mo, just share. Pwede open po ang ating JA1 Board Dubai page. And kami pong mga pastor, kami po talaga ang unang-una ang sasala ng mga messages. So, you are welcome to send your life story, yan talaga, hashtag life story sa ating pong Facebook page. Ayan. Or kung meron kayong gustong i-share something about, ayan. Handa po kaming makinig. Handa po kaming magbigay ng counseling session po sa inyo. Or kung meron man po sa inyo na kailangan ng kausap, ayan. Yung iba po sa atin, we are longing to have someone. Diba, parang to keep at peace within us, kailangan natin ng counselor, kailangan natin ng kausap. So, meron po tayong mga dedicated, even the pastor itself, na handa pong makinig ng inyong istorya. Yun, okay. So, okay, number two, madali lamang po ito, matatapos na po tayo. Number two, sabi po dito, number one is you have to pause and reflect God in your life. Number two, sabi po dito ng Lord, bakit nga ba may ingay? Diba? Number one is yung assessment mo sa sarili mo, yung nabanggit ko kanina. Number two, sabi dyan, God wants us to have a reconciliation to Him. Yan. Marami, yung mga nakaraan natin, this past few weeks, we are telling you how to forgive someone. We are telling you how to forgive yourself. We are telling you how to, we are sharing it how to manage properly yourself. Kung paano, di ba? Kung paano ka lalago sa Diyos. Pero ngayon, ang hinihingi ng Lord, God wants reconciliation. Maybe, kaya maingay ang paligid, or kaya there are too a lot of noises in your life right now, or sa atin, sa paligid natin ngayon. Is it because God wants reconciliation to Him alone? Ayan. Marahil napatawad mo na yung sarili mo, marahil napatawad mo na si sino mang kaaway mo, enemies mo, di ba? Yun yung mga naging past nating mga turo, yan. But this time, sabi, God wants us to have a reconciliation with Him. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, marahil yung iba sa atin, ayan ha, maging kami, marahil yung iba sa atin naka-tune in ngayon pero galit kay Lord, or may galit kay Lord, may tampo kay Lord, or kung ano man yung katampuhan mo ngayong gabi. Ayan. Or merong kakatampuhan ngayong gabi or anything na may laman yung puso mo towards to God. Kapatid, ito yung para sa'yo. Sabi dyan, in John 14:27. Ayan. Ito po yung masarap. Ito po yung pinaka-iwan po ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. This is just a short exhortation. Just bear with me kasi we will pray later. Okay? Sabi po dito, in John 14:27, peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ayan. Ulitin po natin. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. Yan. Kapatid, marahil ikaw ay may issues ngayong gabi na kinakaharap. Ayan. Yung iba siguro sa atin, nag-iisip, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung matrikula ng anak ko. Ayan. Marahil yung iba sa atin, nag-iisip, hindi ko alam kung paano ko kukunin, pambahay ko sa flat, hindi ko alam kung saan ko kukunin. O yung iba sa atin, hindi ko, ang dami nating hindi sabi, kapatid, ito lang iiwan po natin sa inyo, sa boy na about sa atin. Marami tayong hindi alam. Ayan.
Ang unang-una natin, sabi dito, peace I leave with you. Sabi ng Lord, in John 14:27, sinecured na niya yung peace na hindi mabigay ng mundo ay nasa iyo. Simula nang nakilala ka niya, may peace ka na. Sabi mo sa sarili mo, may peace ako. 'Di ba? Sabi ng Lord, 'di ba? Sabi diyan, peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts. Yan. Sabi diyan, not as the world gives, do I give to you. Ayan. Ito po, ulitin po natin. You can search it on your phone. If may phone ka ngayon. If hindi mo makita yung verse, ulitin po natin. John chapter 14, verse 27. Ang ating pong version ay NKJV. Ulitin ko po. John 14:27 NKJV. Ayan. So sabi dito, peace I live with you. My peace I give to you. Kapatid, kung gulong-gulo ka at gulong-gulo yung paligid mo, be secured dahil ang Lord, ulitin ko po ha, dahil ang Lord ay nasa sa iyo. Amen. Sabi dyan, God wants just to have a reconciliation. Ikaw na lang ang inaantay ng Lord na lumapit sa Kanya. Ayan. Sino pa ba dyan yung mga, sino pa po ba sa atin, sa kalagitnaan natin na naghahanap ng makakausap? Walang ibang matamis na kausap or walang ibang sobrang the best na kausap kundi ang Lord. Amen. Yan. Amen po. At nanahimik ang lahat. Totoo po yun. It's very amazing how really God moves sa panahon natin. Marahil we are bombarded tayo o sobrang problemado natin ngayon, yung iba po sa atin. Yung iba sa atin ay nag-iisip, paano kaya? Ang dami nating paano, di ba? As an OFW, marami tayong paano. O kaya yung iba po sa atin, as a professional worker, marami tayong paano. Paano yung karir ko? Ang dami nating tanong. Diba? Pero kapatid, sabi ng Lord, peace I live with you, my peace I give to you. Binigay na niya. Sabi John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ayan. Ang buhay ng tao ay, sabi nga, nawawala. Diba? Pwedeng mawala. Anytime, pwede tayo mawala. Ako po'y pwedeng, anytime. Diba? Even if the world is breaking up, 'di ba? Pero ang pagmamahal ng Lord, 'di ba? Sabi niya, pero ang pagmamahal, even but my love, perfect love casts out fear. Amen. Yung greatest love ng Lord ay hindi magmamaliw. Amen po, 'di ba? So ngayon pong gabi, ayan. Sabi diyan, God wants a reconciliation to him. God wants ng pag-aayos, hindi ng gulo. Ayan, ulitin po natin. Pag-aayos, hindi gulo. Maybe some of us ay nadadala tayo sa magulo na yung paligid natin, pati tayo ay nagiging magulo din. So ngayong gabi, sabi ng Lord, God wants ng pag-aayos, hindi ng gulo. Ito po ha, sabi ng Lord dito, the unmistakable peace or yung unmistakable peace na hindi mo maranasan, sino na po dito nakaranas noon, yung tipong sobrang at peace ka, alam mo yun, yung wala ka naman ginagawa, pero sobrang biyaya ng Lord sa buhay mo na ang sarap sa pakiramdam na grabe, parang naka-rest ka talaga, na wala kang iniisip, wala kang, kumbaga wala kang sama ng loob, di ba? Sabi nga ng iba, sabi dyan, unmistakable peace only comes from God. Kapatid, kung ikaw ay gulong-gulo yung isip mo ngayon, you are thinking about your career, you are thinking about money itself, you are thinking about the future, kung paano na yung mga anak ko, di ba? Yan yung mga commonly na tanong, paano na, ang dami nating paano, ulitin ko. Pero sabi ng Lord dito, unmistakable peace only comes from God. Ito po yung iiwan natin. And then, second thing, sabi dyan, under peace, sabi dyan, A, unmistakable peace only comes from God. And B, rest is the key. Sometimes, ito po,
Actually po, ang pagpapahinga ay gift ng Lord. Ulitin po natin, ang pagpapahinga ay gift ng Lord. Yan. Marahil, marami po sa atin, dito tayo bumabagsak. Ako po ay hindi exempted dito. Yan. Aminin ko po sa inyo, sometimes, yan, lalo na ang mga kabataan, ages from 20, ayoko na magbanggit ng age. Pero kahit na anong age ngayon ay talaga nagpupuyat. Yan, ulitin ko po ha, ito po ha, sabi ng Lord, malinaw na malinaw. Sabi, pag Kristiyano ka, di ba? Pag totoong Kristiyano ka, you have to rest in the presence of God. Pero ito po ang sinasabi ko, ito po iiwan ko ha, sa inyo, sa lahat. Sabi ng Lord, malinaw na malinaw, na kailangan ipahinga mo din ang sarili mo. Yan. Ikaw, kung nanonood ka, kapatid, if you are very busy with your work, and you are not glorifying, oh, wag nang glorifying eh. You are not giving time to yourself to rest. Kapatid, minsan, naloloko mo na ang sarili mo. Ulitin ko ha, you have to rest yourself. Bakit? Sabi ng Lord, di ba? He gave, Genesis pa lang, sinabi niya, at the seventh day, he rested. Amen. Kahit ang Lord ay nag-rest. Sabihin mo, kahit si Lord nag-rest. Kung ikaw ay may, kung ikaw, kapatid ngayon ay gulong-gulo, marahil you are, kasi gato po yan eh. Marami sa atin ay, akala natin ay, we are very restless. Diba? Pero sa totoo lang, yung basic na dapat na una-una po natin gawin, we have to honor even our body because our body is the temple of the Holy Spirit. Yung mga kabataan po na naka-tune in ngayon, hindi po ako magse-sermon. Pero, ulitin po natin ha, if you have to rest, yan, sabihin mo sa katabi mo, sabihin sa mga kasama mo sa bahay, yan, kung nakikinig ka, nanonood sila, lakasan mo ngayon yung volume mo at iparinig ito. Kung ikaw ay pinapahinga ng Lord physically, magpahinga ka physically. Amen. Ulitin po natin ha, rest is a mandatory task that even God did. Ang pagpapahinga ay hindi, sabi nga, ang pagpapahinga physical ay importante sa kalusugan. Totoo po yun. So, kailangan nating ipahinga, hindi lamang ang ating isip, hindi lamang ating buhay spiritual, or hindi lamang sa presensya ng Diyos. Sa practical na bagay, kailangan ay ipahinga mo din ang iyong sarili. Kailangan, agahan mo ang tulog mo, kumain ka na masarap na yung masustansyang pagkain. Ayan. So, iba sa atin kasi, we are, ito po para sa lahat, we are so very struggling into this. Especially sa mga nagtatrabaho sa mga OFW. Minsan, sa sobra nating pag-iintindi sa ating mga anak, sa ating mga nanay, tatay, responsibility, minsan na nawawala na din yung responsibilidad natin sa sarili natin. So, kailangan ay you have also to take good care of yourself. Ayan. Sabi mo ngayon, take good care of myself. Yan. Okay. So, ayan po yung iiwan po natin. And then, ito po yung pinakauli. Sabi ng Lord, you have to say no. Ayan. Ito na po yung pinakahuli. Sabi dyan, you have to say no to unhealthy conversation. Ayan. Ito po ay, in general speaking, hindi lamang ito social media. Yan. Marami sa atin yung pumutok ang balita ng ABS-CBN, ay talaga nga naman naglalabas na lahat ng mga kanilang mga opinion. Amen. Our social media today is very loud. It's too loud. It's too much. Pero ngayong gabi, ayan, ngayong gabi, bukod sa tayo magpe-pray, ngayong gabi ito po iiwan ko sa inyo, learn to say no into unhealthy kind of conversations. Marahil, ito po yung iiwan natin, yung ulitin lamang po natin bago tayo matapos. Number one is, we have to pause and reflect God in our lives. Okay? Then number two, sabi dyan, God wants reconciliation. God wants ng pag-ayos, hindi ng gulo.
3, under ng under niyan ay meron tayong unmistakable peace only comes to God, and then rest is the key, and then yung pinakalast is learning to say no to unhealthy conversation. Ayan. So, yung iba sa atin siguro fan na sumagot sa mga nagto-troll, 'di ba? Ayan, yung troll talks kung tawagin, or sa mga estudyante ko dati trash talk kung tawagin. Okay. So ngayon, ito po ay hindi lamang sa kabataan 'to, maging sa lahat in general. Pagka hindi na tama yung pinag-uusapan para maiwasan ng sobrang ingat gulo, just cut it out or just say no. Or just stop. Okay? Wala nang ibang, wala nang kahit na anuman. If it's negative, don't entertain it. Amen po ba? So, yan. Sige po, inaanyayahan ko po kayong tumayo ulit. Yan. And we will pray. Yan. Ngayong gabi, ito yung, in just a short period of time, I know and I believe, ay maraming na-feed po sa atin ngayong gabi. And, we will pray and we will intercede. Sige, tayo po'y tumayo. And even kung nakatayo ka na, ikaw'y yumuko at pumikit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship. Thank you, Jesus. Sige, kantahan mo si Lord. Awitan mo si Lord. I-worship mo si Lord. Dun sa melody na alam mo, kung sige, pasalamatan mo si Lord ngayong gabi. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, tayo ay sumandaling yumuko at pumike. We will pray. We will pray. We will pray for our surroundings today. Yan. Sa air, sa buong mundo ngayon. Marahil yung iba sa atin yan ay sobrang ingay ng paligid natin. Ang daming issues, ang daming problema, ang daming struggles, ang daming persecution, ang daming tribulation na nangyayari. Pero kapatid, pumikit ka ngayon and we will pray. Kung meron kang gustong yakapin ngayon, hinga ng tawad, or meron kang kailangan mo humingi ng tawad kay Lord, sige, humingi ka ng tawad kay Lord. I will give you time to talk to God now. Sige, talk to God. Talk to God. Kung ikaw ay humihingi ng kalinga, kung ikaw ay humihingi, Lord, favor, pabor, or anything, talk to God right now. God wants to hear your voice ngayon pa lang, kapatid. God wants to hear kung ano man yung hinaing ng puso mo ngayon. God wants to hear kung ano yung nilalaman niya. God wants to hear yung boses mo, yung totoo mong pagsamba, yung pag-awit. If you want to worship the Lord, just worship the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. We thank you, Jesus. Sige, open your mouth. Open your mouth. We worship. We worship. Sige, kapatid, kung ikaw ay, if you are just a first-timer viewer, or you would like to accept Jesus Christ in your life right now, sumandali kang yumuko at pumikit. And if you have so many questions na bumabalot sa isip mo ngayong gabi,
before ka mag-tune in. Sumandali kayo mukot, pumikit, and sumunod ka sa panalangin ko. Panginoong Jesus, pinupuri kita. Pinupuri kita. Lord, Lord, humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng tawad. Lord, sa isip, sa isip, salita, salita, sa gawa, sa gawa. Kung meron man akong nagawang pagkakamali, kung meron man akong nagawang pagkakamali, tinatanggap kita, tinatanggap kita, Lord, Lord, sa puso ko, sa puso ko, bilang Panginoon, bilang Panginoon, at sariling tagapagligtas, at sariling tagapagligtas ng aking buhay, ng aking buhay. Isulat mo, isulat mo ang aking pangalan, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa aklat ng buhay. At Lord, at Lord, dinideklara ko, dinideklara ko simula ngayon, simula ngayon, simula ngayon ay tinatanggap na kita, tinatanggap na kita bilang Panginoon ko, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at sariling tagapagligtas ng aking buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sige po, ako na lang po ang mananalangin po para sa inyo. Hallelujah. Lord, kaisa ka, Panginoon. Lord, naniniwala kami. Lord, we believe. Lord God, maging hindi man namin nakikita, Panginoon, ang isa't isa. Lord God, hindi po man namin makita, Panginoon, kung sino man yung mga tumanggap, Panginoon, sa iyo ngayong gabi. Lord God, we utter, Lord, our praise and thanksgiving sa iyo, Lord God. We believe, Lord God, na even maingay yung paligid namin, Panginoon. Lord, kami po humihingi ng tawad sa iyo. Lord, hinihingi namin ng tawad, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lord, in behalf, Panginoon, ng lahat na anumang negatibo, Panginoon, Lord, sa isip, sa salita, sa gawa. Lord, we believe, Lord God, that you are a peacemaker, God, Lord God. We believe, Lord God, that you are a God of peace, Lord God. You are a God who provides. You are a God, Lord God, na in order, Lord God. Lord, if magulo, Panginoon, sa paligid namin ngayon, Lord God, Lord, humingi kami, Panginoon, Lord, hinihingi namin ang tawad ay mga tao, Lord God, even, Lord, yung mga nagsalita ng anumang kahit anumang negatibo, Lord God, regarding sa kahit anumang issues, Lord God, na hindi galing sa'yo, Lord God, we pray, Lord God, na Lord, kalingain mo sila, Lord God, encounter them right now in Jesus' name, Lord God. Lord, ipakita mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, na ikaw, Panginoon, yung may nilalang ng langit at lupa. Lord, you are a gracious God, Lord God. You are a merciful Father, Lord God. At Lord, naniniwala kami, Lord, na may gagawin ka, Panginoon, sa panahon namin ngayon na magulo. In Jesus' name. Lord, we declare that this kind, Lord, yung any kind, Lord, chaotic world na inilalagay ng kaaway, Lord God, or meron man nagiging hindrance, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, para magkagulo-gulo kami, Panginoon, Lord. We declare, Lord God, that you are a true King, Lord God. You are a true God, Lord God. You are our Counselor, Lord God. You are the great I Am, Lord God. You are El Elohim. You are the great God, Lord God. Lord, naniniwala kami na may gagawin ka, kikilos ka, Panginoon, sa kahit na anumang sitwasyon na meron kaming lahat ngayon, in Jesus' name. Lord, we declare favor, we declare physical healing sa lahat, Panginoon, ng tao, Panginoon, na nangangailangan ng healing, Panginoon, ngayon, sa lahat na naka-tune in, sa live broadcast streaming namin, Lord, sa mga mag-tune in pa lang at mag- sa mga broadcasting, Lord God, we declare, Lord God, yung favor mo, Lord God. Even, yes, Lord, we pray sa comfort, Lord, we pray for your favor sa ABS-CBN, yes, Lord God. We pray, Lord God, even for the President, Lord God, Duterte, Lord God. We pray sa kahit anumang issue, Panginoon, na kinakaharap, Panginoon, ng Pilipinas ngayon, Lord God. Lord, kaisa kami, Panginoon, sa pananalangin, Lord God. Lord, that nothing could ever separate us from your love, in Jesus' Amen. Name. Lord, wala, Lord God, sa amin, isa sa amin, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, yung kasama namin, Lord God. Sa lahat ng pagsubok ng buhay, even, Lord, sa lahat ng mga OFW na naka-tune in sa amin, yes, ngayon, na naka-tune in, nakikisabay ngayon, and even, Lord, for the workers, overseas Filipino workers, Lord God. We declare favor, Lord God. Favor upon favor, Lord God. If nasaktan man or meron nasaktan, Panginoon, regarding to sa 3% na yon during on the past,
right now in Jesus' name, Lord, meron ka, kikilos ka, magpapatalaga ka ng bagong bill, Lord, na magiging pabor sa OFW workers in Jesus' name, Lord God. We declare favor sa OFW workers namin, Lord God, namin ngayon, sa panahon namin ngayon, Lord God. We declare favor sa lahat, Panginoon, ng government officials. We declare favor, Panginoon, pabor, even blessings, even, Lord, give them wisdom, Lord, knowledge, even understanding, Panginoon, kung paano hawakan lahat ng bill na meron kami sa Pilipinas in Jesus' name, Lord God. We declare even, Lord God, any kind of disease orders na inilalagay ng kaaway, Lord God, ay pinapawalang bisa namin in Jesus' name. Lahat na namang kahit na namang yung disunity, deception, any kind of negativity ay hindi namin tinatanggap sa buhay ng bawat isa sa amin in Jesus' name. Lahat ng pagkukulang yaman, kinakat namin in Jesus' name. Any kind of financial, Lord God, bankruptcy, kinakat namin sa buhay ng bawat isa. Any kind, Lord God, ng illegal bankruptcy na ilalagay ng Lord, businesses, Lord God, will rise again, Lord God. Amen. Despite of the COVID virus, Lord Amen. God, we declare an awareness. We declare, Lord God, a favor. Amen. We declare, Lord God, Lord, yung anointing, Lord Amen. God, sa buhay ng bawat isa, Lord Thank God, and Lord. Even for the President, Lord God, to Amen. Stand, to rise, Lord God, na Ikaw, Panginoon, yung Diyos na dakila sa lahat, Lord Amen. God, You are the God of the Philippines. Amen. You are the God, Lord God, who heals, Lord God. You Amen. Provides, Lord God, even for the OFW, Lord God. We ask, Lord God, for the healing, Lord God. Amen. Sa lahat, Panginoon, ng may sakit at karamdaman, Lord God, even hindi man Jesus. COVID or COVID na yan, Lord God, Lord, dinideclare namin, Lord, ipatong mo, Panginoon, sa lahat, Panginoon, Lord, yung kamay mo, yung yes, you are a gracious God. Lord, we declare healing, Lord God, yes, in Jesus' Lord. Name. Thank Any Lord. Kind sa amin, Lord, nararamdaman kung sino man yung mga may bukol, yes, we declare healing. By the blood of Jesus, we declare you are healed in Jesus' name. We declare you are healed right now in Jesus' name. Come on. Sige, mag-pray ka, mag-utter ka ng pasasalamat kay Lord dahil ngayon pa lang pinapagaling ka na ni Lord. Ngayon pa lamang in Jesus' name, Lord God. Any kind of cancer, any kind of diseases, any kind, Lord God, noobo, lagnat, sipon, any kind of sakit at karamdaman in Jesus' name, kinakat namin, Lord God. We declare even sa lahat ng mga may no work, no pay in Jesus' name, Lord God. Lord, we declare, we utter, Lord, hipuin mo lahat ng boss, hipuin mo lahat ng amo namin, hipuin mo lahat ng manager namin. Hipoy mo lahat na humahawak sa bawat kumpanya. Nabigyan ng pabor. Nabigyan lahat ng pabor, Panginoon, ng mga taong na even, Lord, sa mga nakatune in ngayon pa lamang, Lord God. We declare favor. Even for the frontliners, we declare favor, Lord God. Never mo kaming pagkukulangin, Lord God, ng pangangailangan namin, Lord God, Lord, pagkain. Even, Lord, medical, Lord, yung mga PPE namin. Lord, never mo kaming pagkukulangin, Lord God. And even, Lord, Lord, yung peace, Lord God. We pray for your peace, yes, Lord. Lord God, that Amen. Transcends all understanding in Jesus' Amen. Name. Lord, kung magulo, Panginoon, yung tingin namin, magulo yung isipan namin ngayon dahil sa nangyari sa paligid namin. Lord, we ask, Lord, aliwin mo kami ng pag-ibig mo in Jesus' name. Aliwin mo, Panginoon, kami kung nahihirapan kami, yung mga struggle namin, Lord God, sa buhay namin, ngayon pa lang. Lord, alisin mo na yung kahit na anumang nagpapabigat sa amin, Lord, physically, spiritually, emotionally. Lord God, if may mga tao ngayon nahirap, if may mga tao ngayon na nahirapan huminga dahil may sakit, Lord God, we declare healing for those people. We declare healing for extravagant healing in Jesus' name, Lord God. Lord, wala kaming tinatanggap na sakit sa kahit na sino mang taong nakikinig at manonood nitong live stream na to in Jesus' name. Dahil ngayon pa lamang, Lord God, ay naniniwala na kami dahil kami pinagaling, Lord God, by your stripes. Amen. We are healed in Amen. Jesus' name. By your stripes, Lord God, Thank kami you. Pinagaling mo na. Thank sa you. Pangalan ni Jesus' Thank Jesus' name. Lord, we thank you, Lord God. Kami nagpapasalamat. Even, Lord, for the service for tomorrow, we are excited. Lord, i-prepare mo lahat even sa mga magtuturo, Lord God, sa kanilang mga churches, even the pastors that are tuning in right now, Lord God, give them strength. Even, Lord, those for the workers, the OFW workers, give them strength in Jesus' name. Give us strength, Lord God. Even, Lord God, sa pamilya ng buhay ng bawat isa, we declare, Lord God, that we are blessed, Lord Amen. God. We declare that we are healthy.
Lord Amen. God. We Jesus declare, name. Lord God, na ikaw yung kasama namin, Lord God. Yes, Lord. Even Lord, we pray, Lord, sabi mo, Lord, to win souls and make disciples. Lord God, yes, Lord. We pray, Lord, give us a heart, Lord God, to reach Thank out you, for people more. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming maraming salamat. Lord God, thank you, Lord, for your peace. We declare, Lord God, we release healing. We release peace, Lord God. Yes, Lord. We release peace in Jesus' name. Jesus' name. Sa lahat, Lord God. Jesus yung peace, Lord God, against all those noises. Yes, Lord. Against all those persecution. Against all those ingay sa social media, against those noises sa trabaho namin, Amen. Against those noises sa pamilya namin, Amen. Against all those noises sa lahat ng bahaging parte ng buhay namin, dinideklara namin na we are blessed. We are, Lord God, conqueror, Lord God. We Amen. Are more than conqueror through Christ to strengthen us, Thank Lord you. God. We believe, Lord God, na pinalakas mo na kami. Yes, Lord God, we believe, Lord God, na we are victorious, Lord God. We believe na, Lord, nothing could ever separate us from your love. Amen. In Jesus' name. Thank Lord, maraming maraming salamat, Lord God. We thank you, Lord God, maging sa lahat ng mga naka-tune in ngayon, Lord God, we declare, Lord, yung kakaiba mong presensya, yung kakaiba mong yung peace na galing sa iyo sa buhay ng bawat isa'y dumaloy, Panginoon, Lord God. Ngayon, bukas sa magpakailaman, Lord, we thank you. And everybody says, Amen. 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 Yan. Sige, palakpakan mo si Lord ngayon pa lang. If you are claiming that peace, if you are claiming that you are victorious, if you are claiming na mapagtagumpay ka na, palakpakan mo si Lord yung malakas na palakpak para kay Lord. Sige, yung the best slap of praise to the King of Kings, to the Lord of Lords. Yan. Sige. Amen. Ngayon pong gabi, ayan, before we end this program or before we end this segment, ay kami po yung nagpapasalamat po sa lahat ng mga nakitang kilig at nanonood pa din. Actually po, kami po ay nag-i-invite to like, to share the page itself. Kung meron po kayong mga testimony portion or God revealed to you something, pwedeng-pwede, libreng-libre po kayong mag-message, mag-PM po sa ating group or page itself. So, if you are from J1 Board Dubai, itap nyo na ngayon pa lang yung mga life group leaders nyo, kung nasan man bahagi kayo, yung mga BS partners nyo, yung mga Bible study leaders ninyo. And even ngayon po, ay inaanyayahan po namin kayo para bukas, ayan, sa atin pong Friday service. Ulitin po natin, Friday service. Yan. So, we are excited. I'm very excited. Actually po, it's about hello everything. Ayan. Hindi ko talaga actually alam yung hello everything na iyan. Kasi hindi po talaga ako nagamit. Alam ng Lord, hindi talaga ako nagamit ng TikTok. Pero, let's see kung ano ba talaga yung gagawin ng Lord bukas sa hello everything na yan. So, ayan lamang po. Ayan. So, before we end, ayan, kami po'y bumabate ng magandang gabi sa inyo ulit. If you have, ayan po, ulitin po natin, ito'y paulit-ulit na, pero we are receiving online prayer request na talaga naman ay nagiging answered prayer. So ngayon pong gabi ay in-invite po namin kayo, okay, we are ready to receive your online prayer request. Kindly click the link below na nakapin post sa atin pong live stream sa baba. Ayan. Ulitin po natin, ha. We are ready to receive your online prayer request. Yan. And even for tomorrow, yan, inanyayahan po namin kayo 10 a.m. ng umaga. Yan, ha. We are live tomorrow for our worship service live broadcast. Ayan. So, ini-invite po namin kayo lahat. So, it is entitled, Hello Everything. Ayan. So, Hello Everything. I really don't know that one. Pero sabi, Hello Everything. Ayan. So, okay, shout out lamang po. Ayan. Kay Ate Camille, kay Kuya Rap Grospe, aking pinsan, maganda gabi po sa inyo dyan sa Riga.
Yan, Ate Eunice, Nika, Petalio Juan. Yan, last call, roll call lamang po tayo before we leave or before we tune out. Lito Albior, Olivia Roy, Kuya Jan, Leo Alba, Marites Hobson. Yan, Imelda Perdes coming from the Philippines. Yan po. Jim Teverio, Flor Abedes Bada, Sherry, yan. Tinay Nay Q Gonzalez. Yan, Gigi and Ate Shile Padilla. Okay. So, ayan po. Sige. Tayo po ay mag-i-end na. So, see you for tomorrow. And we are tuning out. I'm here again, your co-host for this night, Pastora Shekeinah Faye G. Grospe, na nagtatawag po sa inyo ulit para tomorrow for our Friday service at 10 a.m. Good evening and God bless.